Ano ba ang ibig sabihin ng alternative financing? Ito ay klase ng mortgage na nagpapautang or nagbibigay ng pera nang hindi kailangang dumaan sa traditional na bangko. Kung pinanood nyo ang aming huling Tag Talks, binigyan namin kayo ng detalyadong breakdown kung paano kinu-qualify ng mga bangko ang mga tao pagdating sa mortgage. Maraming mga Canadians ang pumupunta sa alternative lenders dahil sa mga factors na ito. Una, mas flexible sila kaysa sa bangko. Pangalawa, mas mabilis silang magbigay ng approval. Pangatlo, mas malaki ang pinapautang nila kaysa sa bangko. At pang-apat, pwede nilang gamitin yung mga sweldo or kinikita niyo na hindi ginagamit ng mga bangko. Tulad ng gross income sa commission or negosyo, net income lang ang ginagamit. Pwede din gamitin ang tips, bank statement kung doon pumapasok yung cash only na income, foster care at home share. Mas mataas ng konti ang interest rate pero kung decline naman kayo sa bangko, eh di wala kayong comparison. So ang simple tip sa ating Tag Talks ngayon, kung decline kayo ng bangko, meron kayong alternative lenders na pwedeng magpautang sa inyo. Ayan po, sana ay naliwanagan kayo sa ibig sabihin ng alternative lenders. Sana po nakatulong ang video na ito. Please like and share po para makatulong po kayo sa ibang Pilipino. Ako po si Sheila, Relationship Manager at Mortgage Broker. Kung nag-iisip kayong bumili, mag-refinance o mag-renew ng mortgage, kontakin lang po ninyo kami sa 604-436-4600 or email sa team@carissa.ca at tutulungan namin kayong magkaroon ng magandang mortgage upang kayo'y lalong umanlad at yumaman. Thanks for watching!